Ayon kay Maricar, balak nilang magsampa ng kasong cyber libel laban sa tricycle driver. Nag-sorry ang mga babae na nahulikam na sumimot ng laman ng community pantry sa Barangay Kapitolyo sa Pasig. Ayon po sa mga babae, hindi naman daw sila magnanakaw at magpaalam sila sa tanod at may-ari bago kumuha. Hindi raw nila intensyong suluhin ang mga kinuha nila at bibigyan din daw ang kanilang mga kapitbahay. May ilang kapitbahay ang nagsabing nakatanggap sila, pero meron din namang nagsabing hindi sila nabigyan. Ayon naman sa organizer, pwede namang mismong ang mga kapitbahay ang kumuha mula sa pantry. Siyempre po, sir, nasasaktan po kasi kakaunti lang po naman din yon. Kaya po namin isoli yon. Kung ganyan lang din po na ilalabas nila sa social media. Hindi lang yung pamilya nila o hindi lang yung street nila yung mga nagugutom. Marami pa sanang gustong kumuha pero yun nga, hindi na nakakuha kasi kinuha nila lahat. May check-up dapat sa ubigay ni ang 7 buwang buntis na si Maricar Adriano, isa sa 6 na babaeng nag-trending dahil sa pamamakyaw ng ayuda sa community pantry sa Kapitolyo, Pasig noong Lunes ng hapon. Pero ipinagpaliban na niya ito dahil hiyang-hiya na raw siyang lumabas. Kahit saan daw kasi pumunta, mapapalengke o kalsada, pinagtitinginan daw sila at tinatawag na magnanakaw at patay guto. Kaya naman dumulog na sa Barangay Kapitolyo si Maricar at ang 3 sa 5 kasamaan para ireklamo ang tricycle driver na kumuha ng cellphone video at nag-viral. Ayon kay Maricar, balak nilang magsampa ng kasong cyber libel laban sa tricycle driver. Sasampahan din po namin siya ng kaso kasi grabe nga po yung nangyari sa aming village, di ba? Na lahat ng aksahan, nagkaroon kami ng death threat, ganyan. Kaya namin siya ireklamo. Umaasa rin si Maricar na mapagharap ni Idol Raffy Tulfo ang kampo nila at ang organizer ng community pantry na si Carla Kiyoge dahil kahit anong pakiusap raw nila na magkita at mag-usap ay di raw sila pinapansin ito. Sana nawagan na rin po kay Raffy Tulfo, baka po pwede niya kaming pag-usapin ni Carla personal, kaming dalawa, para magkaharapan kaming dalawa. Ganoon din siya sa amin, mag-public apologize din siya sa amin. Sobrang na kaming naapektuhan, lalo na ako. Pati mga anak ko maliliit, nagkaroon ng death threat. Matatanda ang nag-viral ang grupo ng mga magkakapitbahay matapos nilang simutin ang laman ng community pantry sa East Capitol Drive sa Kapitolyo. Paliwanag ni Maricar, nagpaalam raw sila sa barangay Tanod at itinanong pa raw nila kung ibinebenta ang mga nakahain na supply. Isa nga raw ang kapitbahay na si Feli Angeles na binigyan nila ng mga nakuha mula sa community pantry. Git din ang isa sa mga kasama ni Maricar na kumuha ng ayuda, hindi sila magnanakaw. Siyempre po ma'am, naiyad na rin po kami. Ang dami na pong basher na yung kasama namin, dinadami yung mga anak, asawa. Hindi naman po dapat gawin yun.